Okay ulit, magandang umaga na naman. Pangalawang video sa araw na ito. August 15, pero ngayon alas 9:08 ng umaga na. Kanina ginawa ko yung video na review ng Mega Service. Ito naman video ng review ng Feed the Hungry na inorganize ng SRB Inc. International. Pero ang konsepto nito, ang nakaisip ay ang Kamanaba. Sila Jay Sugapong, Brad Jay Sugapong ng Delta, UE Caloocan. Silang, sa kanila ko nakita to, Feed the Hungry. Sabi ko, ganda na ito. So, ang story ng ginawa namin na yan is, syempre kami sa international, uusap-usap. Nagkaroon na kami ng botohan ng officers, pero wala pa kaming inuumpisahan na service. Yung ka-chapter ko, si Joseph Villar, nasa ano siya nun eh, nasa Turks and Caicos sa Caribbean. Ano siya? Parang gusto niya mag-service. Sabi niya, gawa na tayo ng service. Ito kami sa chat group. Sabi ko, ano, hindi tayo gumawa na ng service. Sinundutan ko. Tapos, yun na, naisip ko na nga yung Feed the Hungry gawin namin. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, na meron kaming supporter ng SRB Inc. Eh, meron. Meron kami sa Zamboanga. Meron sa Mindanao yun. Tapos sa Visayas, Iloilo. Tapos sa Luzon, kasi sa Luzon medyo ang bilang namin. Gumawa kami mga lima yata. Apat o lima sa Luzon. Parang ganun. Ayun, nag-rally na kami. Kumbaga parang rally bigla yung nangyari. Ang daming sumuporta sa international. Kaya natuloy siya. Mga sis namin sa Germany, sa Italy, mga brad namin, brad and sis. Tapos sa France. Saan pa ba kami meron dyan? Sa UAE, Singapore, ang pinakamarami kasi. Kasi talagang ang presidente namin sa SRB Inc. nun, siya naman ang leader din sa Singapore eh. Kaya lahat, Singapore, bigay. Tapos sa Saudi, sa Kuwait, ayun. Kaya ano, ang ganda nung nangyari nun. Iba-ibang chapter, Luzon, Visayas, Mindanao, pinagsabay-sabay namin ng service. Supportado talaga nung makita ng officer, sinuportahan agad ni Brad Rod, Brad Franz, at saka si Brad Ron Awa. Basta siya na natatawa ko pag nababanggit ko si Brad Ron Awa. Natatawa talaga ako. Pero anyway, panoorin natin at pakinggan ang magandang musika. So ito, no? Kinuha ko yung sa Bible. Feed the hungry and help those in trouble. Then your light will shine out from the darkness. And mali pala yung ano. Will be as bright as noon. So siguro, and the world around you will be as bright as noon. Yun siguro ang ano nun.
Ewan ko kung yan ng ano rin, dyan din kinuha ng ano yan, ng Kamanaba. Hindi ko na kasi matanda kung tinignan ko na lang yan o talagang yan ang ano ng Kamanaba. So ito, beta tao sa payatas to, kaya nandun sila Brad Edison, si Brad J. Sugapong. Kasi dyan yata, taga dyan yata sila Brad Jason Babihes, naka-chapter ni Brad J sa Delta. Pero ito, beta tao community ng Payatas, Quezon City. At ayaw ko nang isipin ang aking problema, nakapalugod sa akin. Ito naman ang Feed the Hungry sa Mindanao. So nagbigay lang kami ng pondong maliit, ano, hindi naman sa amin lahat yun. Dinagdagan nila, dinoble nila. So nagbigay kami ng mga, I think 7,000. 7,000 sa lahat, sa tarp, sa pamimili. Tapos dinoble nila ng mga Brad, dinagdagan nila. Para nga kasi naman maganda. Kasi ang mga SRB, gustong service talaga yan, yung quality, maganda. Ito ng tropa, saan ba mag-insyepo, tayo mag-hanta. Hindi naman ang tayo, chicken-chicken muna. So ito naman sa Bacoor, Cavite. Bukod sa service ng Feed the Hungry ng International, nag-service pa rin mismo yung isang chapter diyan sabay. Kaya ang ganda ng service nila diyan sa Bacoor. Ganun ginagawa kagaya dun sa Mindanao. Dinagdagan nila, dinoble nila, 'di parang dalawang service na 'yon, 'di ba? Ganun ang ginawa ng ano. Kasi ang taga Bacoor yung sa Kuwait namin eh. Kaya may service din sila talaga dyan. Tapos may Feed the Hungry, kaya lumaki yung service, gumanda lalo, di ba? Ayoko nang I'm not afraid to die.
Ito naman, Panay Island Council, ito yung sa Iloilo. Ganun din ginawa nila, dinagdagan din nila. Para nga kasi mas mapaganda. Kasi yan yung pinaka-start-up service ng international. Kumbaga, ito ang mag-ano sa atin, magbo-boost sa atin. Kita niyo, naka-ano siya, oh. Naka-kumpletong ano siya, yung damit. Kasi nga, pandemic times yan. 2020 yata. So ito naman sa Concepcion Tarlac. Ganda ng ano, di ba? Ganda ng ginawa namin. Very proud kami dyan sa ginawa namin na yan. Ay, boss! Kapa! This next song is all about love. And I wrote it all by myself. So ito naman yung sa Pasig, Omega P chapter, sila Sis Joyce. Wala na akong masasabi dyan kina Sis Joyce. Ibang klase gumalaw. You don't need to leave, it seems a bit naive, no need to disagree. Boy King, ang pinaka-elder ng Omega P, si Brad Boy King at ang kanyang asawa, si Sis Babes. So sila yung talagang elder doon, tinitingalaan nila yan doon. Na-meet ko na yan si Brad Boy King. Dati, kasi bahain yung lugar nila nun eh. Council of Elders pa kami nun. Pumunta kami sa kanila. But then I knew all along that anything could go wrong, though I can't.
ganda. Ang ganda ng mga sis natin. So anyway, darating yung time na tatanda na tayo, maaalala natin yung mga ginawa natin. Makikita na natin, hindi lang sa alaala. Diba? Pag nakita natin, magbabalikan yung mga ginawa natin, kabutihan. Yun ang masarap. Tapos ganyan pa yung tugtog, no? Ang ganda ng kanta. Glad you open my door. When I get near, my fears disappear, and I won't be alone na siya. Ano ba final thoughts ko? Wala eh. Kasi medyo matamlay ang ano ngayon eh. International. Mahirap talaga kasi mag-ano. Sa totoo lang, mahirap mag-organisa sa isang organisasyon. Organisasyon na tayo, mag-organisa ka pa ng grupo. Ang hirap i-maintain. Napakaraming isip, napakaraming utak na kailangan mapag-isa mo. Eh, napakahirap gawin. Lalo magkakalayo kayo, di ba? So, ayun. Pero proud ako sa mga accomplishments namin bilang international. Sa ngayon, ano ako kasi ako ngayon, medyo inactive. Kasi ngayon sa pamilya ko, di ba? Inuuna ko. Yun naman kasi dapat unahin. Pero, andyan pa rin ako. Sa sarili kong pamamaraan, I will always be here. Dadblog po, Alpha Epsilon, at paalam.